Okay, mga K-Rex sir, magandang hapon po sa lahat. Pag-usapan po natin yung pinakaiba ng 150S sa 150L. May nagawa na akong video ng 150L at pagkasamahin ko po ito, pag-upload ko. Ang pinakaiba lamang po ng 150S sa L, kasi ko lang pigupuan. Teka lang. Yung 150L po, may mga na-add po rito na bracket dito para po sa mga plastic side cover. Dito may nakalagay rito. Nasa isang video ko makikita niyo. Yung main frame po ng 150S tsaka 150L. Yan. Ninja. Parehas po yan. Dito lang po may pinakaiba is light dito sa dulo ng subframe. Dahil po magkaiba sila ng tail light dito. Pumaba lang po yung sa L dito. Maba po yan. Diba? Hindi hanggang dito. Maba yan. Tapos, yung makina po, parehas pa rin po yan. Same 144cc, mas quality nga lang po yung pang 150S. Pinagkaiba sa 150L, may nakalagay lang po ditong Kawasaki sa cover. Binago na po nila cover. Pero pabinuksan nyo po, parehas pa rin po. At yung carburetor, ito yung stock po nitong carb, parehas pa rin po. Pero mas quality po sa S. Tsaka yung plastic, yun po pinagkaiba. Pero vice versa, pwede nyo pong ilagay plastic ng S sa L. Basta kasama yung upuan. Yung plastic naman po ng 150L 2016 model up, pwede nyo na po ilagay rito sa 150S. Basta set din po kasama yung upuan. Yung airbox po, parehas pa rin. Battery size, nagkaiba lamang po sa may relay. Iba po yung relay. Yung sa may 150L 4 pins po yata. Itong relay na 150S, same po sa KLX 140. Yung fuel tank po, gas tank, parehas din po. Ang na-add na dagdag lang po sa pinakailalim, yung sa makita. Yan sa pinakailalim po rito, pag sinilip nyo po sa 150L, may makikita kayong apat na tornilyo. Yung po yung sa floater valve. Yan po sa pinakailalim nyo yung makikita. Kaya kung gusto niyo po magkabit ng gas tank tsaka fuel gauge na ano sa 150S nyo, kailangan niyo po yung gas tank na 150L para po magka-floater kayo, and then minor modification po sa wirings. Ang stock rim pala ng KLX S is rim 19 ng front at 16 po yung rear. Ito, kinonvert ko na po ng 150L to kaya naging 1821. At ang front fork po ng 150L compared sa 150S, mas mahaba po ng gaganyan lang sa inner tube ng S. Pero yung outer tube, parehas po yan. Dito lang po nagkaiba sa inner tube, humaba ng konti. Ganun din po sa swing arm. Ito kasi na-extend na po ito. Nung di pa ito naka-extend, mas mahaba lang po ng gaganyan ng swing arm ng 150L. Presa po. Tapos yung hub po lang ng 150L, 36 holes po. Ang stock hub ng 150S is 28. Yung rotor disc po, makaiba ng design, pero parehas po ng fitment. Semi parang bulaklak ang style sa 150L na sa 2016 up. Dalawang klase po 150L, meron first generation. Same din po sa body din ng 150S. Lumaki-lay gulong niya. Yung brake calipers, parehas din po yan. At yung monoshock, parehas po. At pinakaiba lang yung stock na sprocket ratio. Tapos yung sa one-way bearing po, nabago na po sa 2016 na binago. Pero pwede nyo pong gamitin sa 150S. Nagawa ko po ng vlog yan. Basta kasami, basta po kasami com gear dito. Ngayon kung gusto nyo naman po magkabit ng heavy duty sa 150L, bibili kayo ng pang 150S kasama po yung com gear. Vice versa, pwede nyo gamitin niya. Pati po yung mga stock na switch ng left and right ng 150S tsaka L, parehas po. Tsaka yung mga bearing, parehas po yan. Makina, parehas po internal sa kaibalik quality. Akala po ng iba, pag naka 150L po sila, ibang iba na po yung motor nila.
pero di po nila alam. Konti lang po ang nabago. Parehas din po yung engine, 144cc, 58 bore, 54 stroke, or in short, 144cc, same din po sa KLX 140. Parehas po sila ng makina na lahat. Yun naman po mga KLX sir. A few moments later. Ito nga pala yung chassis ng 150L. Ano nga ba pinagkaiba sa S? Ito lang po pinagkaiba. May mga bracket dito para sa body kits. Pero ito mainframe, parehas hanggang dito. Ang nabago lang po dito, ito to. Dahil po sa may taillight nya, ito nabago. Sa gabi po na to, paglapas ng upuan, nabago. Ayan, pati makina parehas pa rin. Tapos yung itong port ng 150L, mas mahaba lang po ng nasa 1.5 inch lang ata sa KLX-S. Ganun din po sa may swing arm, konti lang po ang hinaba. Ito pala yung tanki yun ng 150L. Ang pinagkaiba lang po sa S, yan, meron po siyang floater. Ayan, yan lang po nasa gitna na yan. Pero yung buong katawan po parehas na. Kaya possible din po makapaglagay ng fuel gauge sa 150L. Ang kailangan nyo lang po, tanki ng 150L. Ayan po, parehas lang. Several days later. Okay mga KLX sir, naipaliwanag ko na po yung pinagkaiba ng 150L sa 150S. Yung mga internals po ng makina, hindi na natin mag-ano at parehas lamang po yan. Okay, ulitin ko po. Ang pinagkaiba ng 150L sa 150S, yung unang-una yung wheel size lang po. Ang 150S ay meron 16-19 wheel size. Ang 150L po ay meron 18-21 wheel size. Plus, mas mahaba po ang front fork ng 150L sa S. Mas mahaba po yung inner tube, yun po. At ang swing arm po ng 150L, mas mahaba rin po sa 150S ng ilang inch. Tapos yung engine po parehas pa rin po. Kaya po akala ng iba pag naka 150L sila, ipang iba yung motor nila, hindi po nila ilam lumaki lang pigulong. Yun lamang po, parehas po 144cc, same bore, same stroke. Kahit po sa KLX 140 same engine po. And then yung sa gilid po ng engine, yung tinuro ko po sa video kanina, yung late model dati sa KLX, may nakalagay na Kawasaki sa clutch cover po. Yun naman po. At fuel system, parehas din po ang fuel system. Parehas. At yung gas tank, naipaliwanag ko rin po yung gas tank. Ang gas tank po ng 150L, 2016 up. Yung 2015 na 150L, 2014, same po ng S, walang fuel gauge. Yung 2016 to 2020-22 may fuel gauge. Ang pinakaiba lang po niya sa first gen na KLX, may floater po yung tanke ng 150L na 2016 model up. Pero pwede nyo pong ilagay ito sa 150S kung gusto nyo pong ilagay ng fuel gauge. Yun na po kailangan nyo, plus counting wiring mode. Tapos yung pinakaiba, yung plastic, yung body kits, yun naman po. Pero pag inumaran nyo po yan, parehas po. And then yung pinaliwanag ko, yung pinakaiba lang sa frame, sa dulo, sa subframe, sa gawing taillight, yun lamang po pinakaiba. Pero main frame po parehas, tsaka yung one way bearing binago na po sa 2016 up. Pero pwede nyo po ilagay sa 150S kasama po yung comp gear, kasi hindi pwede yung comp gear 150S, maliit po yung diameter. Ang 150L po 42 mm, yung sa gitna ng center ng comp gear, kaya kailangan po set yun. Unless po pwede nyo pa machine shop yung stock comp gear, i-sliban para maging 42 mm yung gitna para makuha. Tapos yung headlight lamang po yung pinakaiba, at saka yung starter relay, doon na po nagkaiba. Pero hindi naman po gano'n yan, hindi na gano'ng counted dyan. Basta yung main po na pinakaiba lang ng 150L sa 150S, pumaba lang po yung inner tube ng fork,
bumaba ng konti swing arm at lumaki yung gulong. Yun lamang po. At kung bago po pala sa channel ko, paki-like, share and subscribe. Paki-share rin po ito mga video ko, baka makatulong po sa iba ng ating kapwa kay Alexer. At saka po pala paki-like po yung aking page Ralph731 sa Facebook. Para kung may katanungan kayo, matulungan ko po kayo. Pwede niyo po kayo message to anytime. At meron din po tayong page sa pampage sa Moto Online Shop. Paki-like po ang RR731 Moto Online Shop. Paki-like po ito. At meron po din po tayong group sa Facebook, Kawasaki KLX 15140 Owners Philippines. Pa-flash ko po lahat ito sa screen. Paki-like na lang po. Hanggang doon lamang po at maraming salamat po sa suporta. At shout out po para sa lahat. At pasensya na po sa mga hindi na isa-shout out. Misa po kasi nauuna po na natapos yung video na edit ko na, na i-upload naka-private. Kaya yung iba po, hindi po na isasama sa shout out. Pasensya na, bayaan nyo po pag naka-live tayo, shout out po kayo lahat. Ano, thank you. Bye-bye.